Isa ang patay at tatlo ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa isang resto bar sa Davao City. Ang suspect, dating kasintahan umano ng may-ari ng establishmento. May ulat si Jason Abisola ng PTV Davao. Sa videong ito, nakuha ng isang residente sa Barangay Kalinan, Poblasyon, Kalinan District, Davao City. Makikita ang mga nagtumbahang motorsiklo at basag na salamin sa front door. Matapos ang pagsabog ng isang resto bar sa Roman Diaz Street, pasado alas 10 kagabi. Isang patay at tatlong sugatan sa insidente. Ayon sa tindera sa harap ng nasabing blast site na si Emily, inakala niyang pumutok lang ang kanilang ilaw. Pero isang duguang babae ang lumapit sa kanya. Niana siya nga, unsa daw tong buto? Ako nga, ambut lang po. May patingal pagkatad taon. Nisulod yun siya diri, ana siya sa kuwa. Kaya pangirig naman ko. Tag-ana din niya siya nga. Nasamdan ko, ana siya sayang now. Nasamdan ko. Niana po guti, nasamdan. Nandukan na idugo ka ti. Diri sayang now. Pero murag napiksan lang, dugo siya ba? Niya pagkahuman, niana din ko siya. Tingnan, agas naman niyang dugo diri ah. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay pawang kamag-anak ng mga ari ng resto bar at papauwi na sana sila nang mangyari ang pagsabog. Karon pa no, ilapang ginabisigahan sa itong mga IOD. Kung unsa'y kayo, wala may nakita nga mga fragments or inay mga sharp nail na sama aning mga gidakuan na itong bomba, itong naibala. Ang ginaingon pa sa ito ang IOD, black powder lang siya nga pulbura, no? Na game provides. Tinukoy ng PNP ang suspect sa pagpapasabog na dati umanong kasintahan ng may-ari ng bar at may iba pang kasama sa krimen na nakita umano mismo sa CCTV footage na nakuha sa paligid lang ng establishmento. So on board sila sa pulang kutsing sakyanan. Gibaba lang sila somewhere dito sa unahan. Nagbaktas sila padulong diri. Pero pag exit nila, motor na yung exit way ng suspect. Posibleng personal grudge ang motibo sa krimen matapos mapag-alamang naghiwalay na ang magkasintahan. Bago ang insidente, tinangka umanong sagasaan ng suspect ang biktima. Tiniyak naman ang pulisya na walang terorismo sa Kalinan area. Kagabi rin, personal na nagtungo si Davao City Mayor Baste Duterte sa lugar. Nagpaalala rin siya sa kahalagan ng culture of security. Sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operation ng PNP upang mahuli ang mga responsable sa krimen. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Bayan.